Hello mga habibti, kamusta kayo? Mukbang na naman tayo sa araw na ito kasi late na naman tayo umuwi ng bahay. Kaya wala tayong time na magluto o mag-prepare ng kanilang pagkain at pagkain ko. So nag-decide na lang uli si Madam na tayo ay bibili o mag-order sila. Kaya tara samahan niyo ako kasi actually late na naman ang ating hapunan. Galing kasi kami na naman ng biyahe. Every week, weekly kasi kami nagbabiyahe. Kaya, tara mga habibti. Ano muna tayo, McDo. Walang, no rice today. Kaya tayo ay mag-burger. Pero hindi tayo nagdadayo. Kung sabi nga sa inyo, bawal ang diet sa atin. Hindi puso. Hindi pa siguro sa Pilipinas. Nagda-diet tayo kasi doon marami tayong mapagpiling pagkain. And besides, kapag nasa Pinas tayo, ganyan tayo lumulogo. Meron tayong French fries. Thank you, Lord. Meron tayong Mac Royale cheeseburger. This is one of my favorite na sawsawan, ang barbecue sauce. At syempre, meron tayo soft drinks. Pero hindi natin pwedeng ubusin kasi mahirap lagi kapag may soft drinks tayo. Marami kasi sakit na nakakuha dyan sa mga soft drinks na yun. Kamusta kayo mga kabibti? I hope na pare-parehas tayong pinagpala sa araw-araw. Kahit na maraming pagsubok o na nahaharap o hinaharap na alam niyo na ng mga iba-ibang sitwasyon. Pero at least pare-parehas tayo na ang faith natin kay Lord ay matatag. Sabi nga, lahat ng pagsubok, basta pag ipinagkatiwala mo lang. There's no impossible with Jesus. Amen! Kaya tayo ay kakain na. Tuloy, kanina pa ako gutom mga habibti. Kaya may tinapos ko lang yung mga gamit na dapat na ayusin. Kaya nahuli na akong kumain, sabi ko, mukbang na lang ako kasama nyo. Siyempre ang ating barbecue sauce na masarap. Yan. Yung iba, ayaw nila ng barbecue sauce kasi parang lasang usok na. Pero para sa akin, nasasarapan ako. Tara mga habibti, siguro naman sa pagkakataong ito dahil konti lang itong ating kakainin, isang McRoyal, large fries at isang medium size na soft drinks. Baka sa mukbang ko na ito, makikita ko na, o makikita nyo na pala, na maubos ko ang pagkain ko, diba? Madalas kasi, hindi ko na uubos, di ho ba? Kaya, tara kain tayo. Sa mga naghahaponan, nagtatanghalian, nagmimeryenda, nag-aalmusal, tara sabay-sabay tayo magkakain. At syempre, una, magpagpasalamat natin kay Lord ang lahat ng biyayang ipinagkakaloob. Amen. Salamat po, Lord. Salamat po. Jesus' name. Ayan. Kain tayo. McRoyal. Ayan. Ang pinakagusto ko dito. Dito sa McRoyal. Yung, hindi yung meat. Yung burger pickles niya. At saka yung white onion. Kasi kung itatanong yung mga habibti, ako'y napakahilig sa sibuyas. Yan. Dalawa-dalawahin natin kasi. Totoo lang kung naririnig nyo ang janggo, ako'y nagugutom na. Ang mga kasama ko. Tapos na kumain.
eh tayo na lang. Tsaka madalas din naman kami halos nagsasabay din kasi iba-ibang oras ng trabaho namin na matatapos. Madalas ako ang nahuhuli. Kaya, tara, kain tayo mga kabibki. Gusto kong ma-challenge yung sarili ko na kumain ng mga bagay na halos hindi ko, hindi naman sa hindi kinakain. Yung mga pagkain na halos hindi ko gusto. Kaya tulad yung mga hindi ko hilig ng maanghang. Meron kasi na tayo na palo na isang kaibigan nating vlogger din. Challenge siya ang kanyang sarili. Pagkain ng iba-ibang klase ng sili. Kaya ang kaharap niya, may cold water, may fresh milk, may leaven, ano pa ba? Asukal. Kasi, nakakatanggal daw yun ng agad ng ano, ng anghang. Pero grabe. Habang pinapanood ko siya, halos, akong pakiramdam ko ako, yun naaanghangan. Kasi, tumutulo halos yung ano, excuse me sa mga kumakain kapagod ko. Tumutulo yung ano niya sa ilong, halos maluha-luha talaga siya. Pero dahil challenge nga, ginawa niya sa sarili niya. Ang sarap po talaga ng barbecue sauce. Wala to lang. Ayan. Tutuusin, halos maubos ko na. Yung aroma ng white onion, halos ma-feel mo talaga sa bibig mo. Yan o. Masarap talaga McDo. Last vlog ko. Maraming natuwa. Kasi halos makita ko ng comment. Ang galing-galing ko maglinis. Ang sipag-sipag ko daw, o diba? Kailangan natin yun kasi yun ang ating trabaho bilang isang kadama. Kung naririnig nyo yung ano, yung crunchy ng white onion. Sarap. Ang namimiss kong kainin, sa totoo lang mga habibi, especially sa almusal, naku, wala akong unang kinakain or inuulam ng sa almusal mga habibi. Kundi tuyo, pritong tuyo, or tinapa, yan. Yung mga nilagang talbos ng kamote, yung halabos kumbaga, yung parang inistim mo lang, yung ipinaibaba mo yung mga okra, yung talong na berde, na halos ganito lang kaliliit.
talbos ng talbos, kamote nga. Napakasarap daw. Sa usawa mo yung bagoong, isdang bagoong. Sa aming mga Ilocano, kunada garod. Ay, bagoong, tisida. Pisitang tikalamansi, ay, nagimas talaga. Agkamat ka, magkakamay ka talaga. Talagang mapaparami ka ng kain. Kasi sa ating mga Pinoy, madalas ang breakfast, fried rice, o kaya yung plain rice, yung puti, kanin puti. Kaya ako, pag umuwi ako ng Pilipinas, halos yun talaga ang nire-request ko o kaya niluluto ko sa bahay. Siyempre yung si mister ko, tsaka yung mga anak ko, kung anong gusto nila, yun ang i-prepare ko. Siyempre, bumabawi tayo mga habibti pag tayo umuwi. Talagang, kumbaga, service, service to the lakas sila. Pagsisilbihan natin, luto tayo merienda, yan, tanghalian, hapunan, yan. Yung ating price. Dahil medyo busog na tayo. Hindi natin ito maubos. Important na ubos natin yung hamburger. Kaya yung ano, sardinas. Kakamis ang buhay ng buhay Pinas. Dito naman pwede may mga may dry fish. Alam, iba kasi pag nagluto ka, lalo na ang bahay, centralized aircon, o although na may exhaust. Iba kasi, mga namin, magtataka sila minsan kapag ano yung niluluto mo. Pero pag kaya pag umuwi, talagang sarap. Bago, miss na miss ko yung balot. Shoutout din sa mga habibti natin may hilig sa balot. Yan, number one, sarap ng balot talaga. So, hayan mga habibti, halos tapos na tayo. Thank you sa pagsama sa akin, sa aking hapunan, kanyo, tanghalian, o almusal. Lagi po tayong mag-iingat, mga habibti. Keep on praying. And huwag kakalimutan na subscribe ang aking channel. This is your habibti, Grace Agayan Corpus po. Mahal ko po kayo. Stay safe, everyone. And God bless. Bye! Bye, everyone. God bless.